Good morning mga kaibigan, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sana po mapanood nyo itong video nito hanggang sa dulo. Ayan po, nag-aano tayo ng poso sa bahay natin sa probinsya at habang tayo ay para luminaw ang tubig po kasi matagal na hindi nagagamit yan mga kaibigan at ayan nga, kaya kailangan nating palabasin yung mga stock na tubig sa alaw para mawala yung mga dumi at kalawang. Ayan po mga kaibigan, ayan po ang puso namin sa bahay. So ayan mga kaibigan, katulad na nakikita nyo, medyo malinaw ng tubig. At unti-unti na siyang malakas ang labas ng tubig sa puso. Ayan, pwede na natin yung gamitin pang paligo or pang hugas ng mga plato sa bahay. At pero hindi kami kumukuha ng inuman dyan. So ayan mga kaibigan, nag-ano tayo ng buko. Namitas tayo ng buko dyan. Tingnan nyo naman, talagang dyan lang kami namitas sa tabi ng bahay namin. At napakasarap po ng fresh na buko. Direct from coconut tree. At ayan. Sa dinerecho na natin biakin at tanggalan ng sabaw at inumin natin ang tubig ng buko. So ayan mga kaibigan, napakarami pong bunga ng buko namin dahil minsan po sa tagal din hindi kami nakakauwi. Yung mismo sa tabi ng bahay namin ang daming bunga, naiipon siya. Yung mga natutuyo po, kung saan nahuhulog na lang. So, kung sino lang din gustong kumuha, pinupulot nila yung ginagawang panggata. So, ayan, tingnan nyo. Katulad na nakikita nyo mga kaibigan, ang aming buko na yan. Ayan. Yan po ay talagang kailangan na mahirap din manungkit. Kaya tulad nyo, pinag-iisipan din natin ng panunungkit. At medyo mabigat ang panungkit mga kaibigan. Ayan, kasi medyo malaki din siya. Hindi kasi pwedeng gumamit ng maliit na mga panungkit dahil mapuputol, dahil sobrang haba. So hinirim lang din natin yan sa ating kapitbahay, Ninong, sa aking Ninong. Shoutout po sa iyo Ninong. Ninong RC Tremillos. Ayan po, hinirim po sa kanya yan. At ginagamit din niya po sa kanyang mga bulob ng bakura, marami din siyang puno ng buko dyan ng niyog. So ayan, katulad na nakikita niyo mga kaibigan, napakahirap. Tsaga-tsaga lang. Kung gusto mong kumain, gano'n naman talaga . Kung gusto mong makatikim ng masarap, siyempre kailangan maghihirap ng diba? Ayan yung mga pinitas natin buko mga kaibigan. Ang dami niya, Ayan o. Nakikinayad na natin yan ng iba. Ayan o. Ang iba kinakayad pa ng ating kasama. Ayan. Ang ating Brad. Ayan. Kinakayad niya. Itingnan niyo naman. Napakasarap niya mga kaibigan. Fresh na fresh. Wala tayong chemical. Walang halong chemical. Ayan. Sarap. Kahit hindi niyo timplahan ng asukal lang. Kahit wala kayong ihalong. Kahit hindi niyo gawin buko salad. Diretsyong kainin niyo. Napakasarap niya mga kaibigan. Pero kung gusto nyo lagyan ng gatas or asukal, masarap din mga kaibigan. Kaya lang daw sa mga ikangay, tumatas ang sugar, ay kailangan na. Pwede na yan, direct ang kainin yan. At napakasarap po ng pinakatubig ng buko. Ayan o, yung tubig ng buko ang pinaka-the best dyan para pampalinis ng ating mga ikangay toxic sa katawan. Ayan. Ayan. Pinagtsatsagan din. Kinakayod lang ng kutsara ng ating Brad. Ayan. Ito nyo mga kaibigan. Napakasarap ng buhay sa probinsya. Napakatahimik. Ang problema lang dyan sa amin mga kaibigan ay ang kuryente may oras. Pinapatay minsan ng midnight. Kasi sindihan ulit siya sa umaga. At isa pang problema dyan, malayo kami sa mga bilihan na pupunta ka pa ng bayan o kaya doon sa poblasyon ng Tinglaw.
Yan pong aming lugar eh, sako po ng barangay Marikabanyan. May mga ilan-ilan din kaming mga kamag-anak namin, meron dyang resort na pinapaupahan at yan po ay ano talagang pandemic eh hindi sila naka binawal po ang pagpasok ng turista kaya medyo hanggang ngayon yata eh wala pang ganong although may paminsan-minsan may pang pumupunta ng ilang bisita. Ayan mga kaibigan, no? Tayo nagluluto katulad ng buhay probinsya talaga kasi hindi tayo nakapagpakarga ng LPG nung araw na yan ay ayan nagluluto tayo so gumagamit tayo ng kahoy. Wala namang problema ng kahoy dyan mga kaibigan, manguha ka lang dyan sa gilid-gilid dahil talagang mahirap lang pagtagulan pero pagtagaraw ang dami pong kahoy dyan. Madali lang mag-provide ng panggatong para sa pagluluto ng kahit ang lutuin niya ulam o kanin. Ayan mga kaibigan, oh, katulad yan. Oh. Diyan lang tayo nangunguha sa gilid-gilid ng ating bahay. Kaya lang, ingat-ingat lang sa pagkuha dahil minsan may mga anay na ang kahoy kaya mahirap mong dalhin. Baka mamaya magkalat pa ng anay sa bahay. So ayan mga kaibigan. Medyo ano lang ika nga tsaga-tsaga lang so mga kaibigan sana nga umabot kayo hanggang sa dulo ng video ito at maraming maraming salamat sa inyong panonood pakisupport po na ang channel Tito Amar TV at sana po ay huwag kayong magsawang supportahan ng aking mga video pakipundot na rin po ng notification bell para update kayo sa aking mga ina-upload so maraming maraming salamat God bless sa inyong lahat bye bye.